So, dito tayo sa taxonomic evidences in plants and animals. Una muna sa plants. Una is yung morphology nila or yung growth structure. Yun yung external structures nila. Pwedeng yung root, stem, leaf, or flowers. So, una muna yung floral morphology. Kasi, mas critical siya and meron siyang less plasticity. Ibig sabihin, mas less variant yung mga flowers, mas less yung differences ng mga flowers sa different plants sa same species. Ayun. So, mas madali mong madidistinguish yung isang halaman based on their flowers. So, una is yung mga wind-pollinated plants. So, yung mga wind-pollinated plants usually have unisexual and reduced flowers. For example, yung Quercus or Fagaceae, ito yung genus ng oak tree. And yung juglans, merong catkin or ament yung flowers nila. So, unisexual, ibig sabihin magkaiba yung flowers ng male tsaka ng female. Tapos, reduced, kasi maliliit lang yung flowers nila. As seen here, maliliit lang yan. Yung maliliit, yung individual na florets dyan, isang flower yan. So, alam naman natin yung catkin or ament, diba? Yun yung parang may isang singular structure na mukhang stem, pero hindi siya stem. Tapos, nakadikit doon yung maliliit na at maraming flowers. Tapos, nakadanggal lang siya sa puno. Ayan, no? Merong male, merong female. Next naman is Poaceae or ng Gramini. Ibig sabihin, ito yung family ng mga grasses. Sila yung wind-pollinated at meron silang bracts o na tinatawag na glumes, palea, and lemma. Ito yung itsura nila. Yan. Mga accessory, ano lang sila, accessory parts. Ibig sabihin, wala silang specific roles or functions sa reproduction. Pero hindi, pero nandyan sila for accessory lang. Next is, meron silang floral formula. Ito yung, para basahin natin yung floral formula. Yung CA, ibig sabihin, calyx. Tapos yung number, sa taas, yun yung number ng calyx. Corolla, CO. Tapos yung number sa taas, yun din yung number ng corolla or ng petals. Androecium is yung mga stamen or mga male reproductive parts. And then, gynoecium, yun yung female reproductive parts. So, paano babasahin yung floral formula na yan? So, tingnan natin muna sa cheat sheet dito sa dulo. Ayan. So, yung ayan, calyx, yung CA, corolla, CO, A, androecium, G, gynoecium. Tapos yung numbers nila sa superscript, yun yung number ng parts. Pag CACO, ibig sabihin yun, perianth yun. Yun yung combination ng petals and sepals. Yung ibig sabihin ng equal sign, adnate or magka-fuse, or hypanthium, when all the whorls are present. Ganun. Tapos, ayun, yung infinity naman, kung yung superscript niya, infinity, ibig sabihin, so, sobrang dami ng parts na yun na hindi na siya maka-count realistically. So, for example, petals ng sunflower. Sabi na lang natin na ano siya, meron siyang separate na petals. Yung petals niya naka-infinity kasi hindi mo masasabi na ganito yung number ng petals ng sunflower kasi nagva-vary siya kasi sobrang dami. Yan. Tapos ito naman, X to X, ibig sabihin variation ng number in that family. Pwedeng 2 to 3, 3 to 4, pwedeng, ayan. Tapos floral parts into whorls, ibig sabihin may dalawang whorl siya, may isa pa siyang whorl, tapos meron pa siyang whorl, pwedeng inside or outside. Whorl is like pabilog, basta pabilog ng parts. Next is, kapag meron siyang circle, ibig sabihin nun, fully fused or connate. Magkaano siya? Yun, fused. Tapos, kapag ganyan, male unisexual, pag ganyan, female unisexual, hermaphrodite, bisexual flowers, ibig sabihin, ng bisexual flowers, nasa isang flower, merong female and male parts. Tapos, yung kapag may, ano siya, asterisk, ibig sabihin, staminode, or yung sterile, yung stamen niya. Tapos, kapag yung gynoecium, meron siyang bar sa taas, ibig sabihin, yung ovary niya ay inferior, yung insertion point, kesa sa other whorls. Pag yung underline, ay yung meron, yung line naman niya ay nasa baba, ibig sabihin yung ovary niya superior to other floral whorls. Basta, depende lang yan sa position ng ovary mo compared sa other parts. Tapos, kapag yung ovary mo either inferior or inferior, pag may variation, lalagay mo yung both na bar sa taas tsaka bar sa baba. So, kung mabasahin natin tong floral formula ng mga Poaceae, so, yung calyx niya, wala. Kasi zero. Corolla niya, zero. Androecium niya, ibig sabihin, may tatlo siyang stamen. Tapos yung gynoecium niya ay superior yung ovary. Tapos 2 to 3 yung
ano niya, mga ovaries or mga carpels niya. Tapos, may bilog siya. Ibig sabihin, fused yung mga carpels niya. Meron silang lodicule sa baba. Ayan. Ito yung lodicule. Nagsiswell yan. Pag nagswell yan, ibig sabihin, magkakos yan para mag-open up yung fruit or yung flower. Next naman is main family ng Lamiaceae. Ito ay merong didynamous stamens. Ibig sabihin, merong two separate groups ng stamens. Tapos, yung isa mahaba, yung isa maikse. So, ayan. Four stamens, two long and two short. Bilabit petals. Ibig sabihin, may dalawang separate lobed. Merong dalawang lobe sa taas, may tatlong lobe sa baba. And then, yung stem nila ay square. So, ayan. Pag kinrosection mo yung stem nila, ang shape niya square. So, kung malalaman mo talaga na mint family siya, kapag meron siyang lahat ng characteristics na yan. Next is legumes ng Papilionaceae. Ang flowers nila ay zygomorphic, ibig sabihin hindi siya radially symmetric. So, ang ovary nila ay superior to other floral parts. Ibig sabihin, mas mataas kaysa sa other floral parts. So, ito yung standard na flower ng mga Papilionaceae or Fabaceae din yung tawag sa kanila. Merong standard, may swing, tas may keel sa baba. Ayan. Ayan, medyo magulo yung nila, yung flower formula nila. Pero titingnan natin siya. So, yung calyx niya, lima yung calyx. Yung corolla, may Z, di ba, na nakalagay. Ibig sabihin ng Z na yan, zygomorphic. So, yung corolla niya, may isang standard, yung ibig sabihin ng one. Tapos may two. Ibig sabihin, dalawa yung wing. Tapos yung isa pang two, may keel. Tapos may bilog, diba? Ibig sabihin ng bilog is fused. So, ibig sabihin, meron siyang isang standard, dalawang wing, at dalawang fused na keel. So, ang number na petals niya ay 5. Tapos yung dalawa fused sa baba. Next naman is androecium. Pwedeng 10 or 9 plus 1 yung stamen. Kasi ang mga Fabaceae, for example, is yung Sesbania grandiflora, yung katuray. Pag tinignan mo yung yung stamen niya, may isang malaking group ng mga stamens. Tapos merong dun sa meron sa gilid niya, may isa pang nag-iisang stamen na nakahiwalay. Kaya 9 plus 1 or 10 plus 1 yung tawag sa kanya. Tapos yung gynoecium niya is isa lang. Ayan. Next is Orchidaceae, mga orchids. Zygomorphic din yung flowers nila. Tingnan mo, parang hindi sila radially symmetrical. Hindi sila pabilog, parang ganun. Floral formula niya, ang calyx niya, 3. Corolla niya ay 2 plus 1. Ibig sabihin, may dalawang petal na lateral. Tapos may isang dorsal na merong dorsal na sepal. Tama ba? Meron pa. Ayan. Sa calyx pala yan. Sa calyx, dalawa yung lateral, tapos isa yung dorsal sepal. Nasaan na ba? Meron mong picture nito. Ang tawag kasi sa kanya ay tepal. Ang tepal kasi is isang sepal or petal na hindi sila ma-distinguish from each other. Parang ganun. So, tatlo yon. Meron dalawang lateral, may isang dorsal. Ito ata yun. Ito at ito. Ayan. Tapos may lip. Next is third pet. Ayan, ito. Ito pala nasa labas. Ito ang kanyang considered na calyx yung nasa labas. Tapos yung corolla niya, tatlo din. 2 plus 1. Itong dalawa. Tapos may isang nasa baba, yung lip. Yan yung tinatawag na lip or labellum, which is ginagamit siya na landing pad for pollinators. Number 2, indicated zygomorphic condition. Basta pag may mga ganyan, pag may Z, ibig sabihin yan zygomorphic. Gynoecium niya ay tatlong fused na ovaries. Tapos, yung androecium and gynoecium niya ay fused or adnate. Ibig sabihin, magkadikit sila. So, ang ibig sabihin pala niyang line na yan sa yung itong line sa ilalim na curved. Ibig sabihin yan, fused or adnate. Tapos, may kita natin, nasa taas yung diba? Yung line sa G. Ibig sabihin nun, inferior yung kanyang ovary. Next, infinity sign means indefinite number. Alam na natin yan. Distinct inflorescent types in certain families. Ito, speed rat. Umbel. Ganito yung tsura ng umbel. It's a type of inflorescence na may kita mostly in carrots. And apium. Apium is mga
dito, onions and garlic. Next is catkin. Yan, nakita natin kanina yung example. In Quercus and Juglans. Spadix, meron siyang petal dito. Actually, ito sa petal, sa bract, na yung red na yan. It is very distinct sa anthurium or arasi, mga aroids. Tapos meron siyang spike dyan na malaking protruding na fleshy part. Tapos dun sa fleshy part na yun, may mga tumutubong maliliit na flowers dito. Ayan, sa yellow. Then merong capitulum or head na isang characteristic ng Asteraceae or Compositae. Yun yung mga flowers tulad ng sunflower, mga daisies. Ayan, meron silang capitulum or head. Ibig sabihin, meron silang ray floret sa gilid. Ito. Yung kinoconsider nating petal nila, ito. And meron din silang florets dito sa loob, na maliliit na florets yan, dyan, sa taas. Yun yung tinatawag na capitulum or head. Merong example naman ng floral morphology, Monadelphous stamens in Malvaceae. So, ibig sabihin yan, may apat na longer stamens at may dalawang shorter ones. Yan. Cruciform yung arrangement. Ibig sabihin ng cruciform, pa-cross shape. Yung arrangement ng petals and tetradynamous stamens in Brassicaceae. Ayan. Ay, Malvaceae pala. Ayan, yan. Basta, ayan. Apat yung mas mahabang stamens and 2 yung shorter ones. Next is anatomical features of fruits, stems, and leaves naman are most useful at higher ranks. So, examples ito, ang gymnosperm root and ang angiosperm root ay madidistinguish mo from each other by their cross-section. Ito yung itsura ng, diba, gymnosperm na root. Ayan. Tapos yung angiosperm na root, ayan, ganito itsura niya. Mas maliit lang yung inner part niya. Ayan, yung pith. Tapos, maraming, yung mga parts niya ay kalat-kalat yung dito sa gymnosperm. Tapos sa stem naman, ng cross-section ng gymnosperms, ayan, ito itsura niya. Tapos, sa angiosperm, ayan. May kita natin yung inner portion niya, no? Yung pith niya, dun talaga nagkakaiba. So, dun mo malalaman, or dun mo malalaman kung angiosperm ba siya or gymnosperm ba siya, base sa root and stem cross-section niya. Next is circular bordered pits in and crassulae in Pinaceae. So, paano mo malalaman na Pinaceae yung sample mo? Yung meron siyang circular bordered pits. Na-discuss na natin to before, diba? Yung pits, yung mga passageway in between cells or in between cell walls pala. Para meron siyang passageway for food, nutrients, ganun, water. And ano ba yung crassulae? It's a thickening of the middle lamella and primary wall between or around bordered pits or pit fields. Basta parang makapal, kumakapal yung border niya. Ang tawag dyan is crassulae. Next is bicolateral bundles in Cucurbitaceae. So, kapag naita mo yung mga ganitong type ng bicolateral bundles, ibig sabihin, under siya ng family ng Cucurbitaceae. Tapos yung ito naman, sa leaf surface ng Malvaceae, ang distinct na meron silang stellate hairs. Stellate, parang star-shaped yung mga hairs nila. Parang ganyan. Next naman, ayan. Dito sa glandular trichomes in Verbenaceae. Glandular, ibig sabihin, nagpaproduce sila ng substances. Tapos, meron siyang parang mushroom shape. Trichomes, diba? Yun yung parang mga maliliit na hairs. Di sila hairs. Pero mukha silang hairs na nagpa-protrude sa stem, sa leaves, mga ganon. Then glandular kasi nagpa-produce sila ng something or ng chemical. Parang ganon. Next, stomatal apparatus type. Depende sa stomatal apparatus niya kung anong family siya. For example, sa Ranunculaceae, ito yung anomocytic yung mga stomata niya. Pag Brassicaceae naman, anisocytic. Ito yung itsura. And then, kapag sa Rubiaceae, ito yung itsura, parasitic. And sa Caryophyllaceae, diacytic. So, para malaman mo kung alin ba dong family nagbebelong yung specimen mo, pwede mong tignan yung stomatal apparatus niya. Ayan. Next is Comelinaceae. Meron silang tetracytic na stomata. Ayan. Comelinaceae, I think this is mga mosses,
Moses in the Cradle na ano plant. Ano ba ito? Tradescantia pala yun. Tradescantia pallida. Tradescantia zebrina. Ayan. Tapos, Rheo spathicea yan. Ayan. Next is embryological features shared by angiosperms. Sa angiosperms, para malaman mo na angiosperm siya, number one is apat yung microsporangia niya. Microsporangia, di ba yun yung nasa loob ng mga pollen, tapos nandoon yung mga microsporocytes, ganun. Tapos yung pollen grain niya, dalawa yung cell. Merong, ayan, may tube cell and may generative cell. Yung tube cell yun yung nagpa-produce nung siya yung nagde-develop ng tube para, nung siya yung nagpa-produce ng pollen tube, tapos yung generative cell, siya yung nag-ano sa mismong, ano, sa mismong pollen, kung yun yung parang sa sperm, yung kung ano mismo yung sperm mismo na mag-fuse sa egg cell sa loob ng ovary, ayun. So, dalawa yung cell niya. Merong tube, merong pang generative, ayan. Ito yung tsura ng pollen grain. Tapos lalabas dyan yung pollen tube. Tapos yun dito yung sperm cells, ayan. Vegetative nucleus. Tapos yung exin is yung ano, structure sa labas ng pollen. Next is 8 nucleated embryo sac. Diba na, natakil na natin yun na walo yung nucleus ng embryo sac nila. May dalawang polar nuclei, may mga antipodals, tapos yung sa egg apparatus, merong yung mismong egg, tapos dalawang synergid cells na nakatabi dun sa egg for nourishment. Ayan. Next is double fertilization. Malalaman mo na angiosperm siya kapag nag-undergo siya ng double fertilization. Ayan. Next is distinct place placentation types in some plants and families. Marginal placentation, ibig sabihin sa gilid, yung placentation or yung pag-attach nung seeds niya sa loob. Yan, ng pisum sativum. Ito ay mga, I think this is peas. Tama, peas. Axile placentation, ibig sabihin nasa gitna. Okra, ito, abelmoscus. And capsicum, nasa gitna ang nakadikit yung mga seeds niya. Basta placentation is yung pagdikit ng seeds sa kanyang fruit. And parietal placentation, kukumis or melon. Ayan, nandito siya sa walls. Nakadikit. Ayan, next is cytotaxonomy or taxonomy ng cells. The use of chromosome number, structure, and behavior of chromosomes. Gagamitin mo yung genetic, ano niya, mga genes, ganun, para mag-determine mo kung anong, ano siya, kung anong family siya or anong species siya. In plants, variation in chromosome numbers can be found within species, while it is more consistent in animals. So, mas consistent yung dami ng chromosomes sa mga animals kaysa sa plants. In plants, information about chromosome number, shape, or pairing at meiosis is used for classification purposes. Chromosome number may be constant for a taxon, for example, sa mga pinasi, ang chromosome nila is 24 lagi. About 30% and to 70% of flowering plants are polyploids. Ibig sabihin, meron silang more than 2 sets ng chromosomes. Ayan. Polyploidy may occur as a result of abnormal cell division during metaphase 1. Ayan yung polyploidy. Next, ito yung mga examples ng exhibits ng polyploidy. Ayan, domestic oat, 6N, anim. Sa peanut, 4N. Diba sa sa mga animals, parang 2N lang. Ganun. Ayan na yung mga examples. Next is, ibig sabihin yan, distinct lang yan sa kanila. So, kung para malaman mo kung ano yung species niya or yung family niya, saan siya nagbe-belong, pwede mo tingnan yung chromosome number or yung ploidy level niya. Next is evidences from palynology. Ito yung study ng pollen grains. So, meron tayong two types ng pollen. Merong monosulcate, which is boat shape. Tapos, meron siyang one aperture or like parang furrow sa gitna. I know. Meron siyang something, parang linya sa gitna. It's a furrow. Boat shape siya. Tapos, found in primitive dicots, most monocots, cycads, and ferns. So, ibig sabihin, technically lower forms. Kasi, sila? Cycads, mga primitive na mga halaman. And yan, mga monocots. Then, we have the tricolpate.
ibig sabihin, tatlo. Tatlo yung, ano niya, parang lobes niya. Meron siyang lobes na tatlo. With three apertures or grooves that are parallel to the polar axis. I think this is cross-section. Tapos meron siyang tatlong grooves dito. Ayan. Characteristics of advanced dicots or eudicots or true dicots. Yun yung mga dicotyledons na technically higher form na mga plants. Aperture number and position and axon ornamentation are useful taxonomic characters. Aperture number, ibig sabihin yung opening ng pollen grains. Tapos yung position kung nasan siya nakalagay. Ayun. And yung axon ornamentation, axon, di ba, yun nga ulit yung ano, yun yung outer shell ng isang pollen grain. So, pwede mo malaman yung kung anong species siya based kung ano yung type ng axon niya. For example, monosulcate pollen ay distinct sa Convallaria. I think this is a family. No, parang siguro group siya ng plants. Tapos tricolpate pollen, ganito yung itsurang pollen sa mga Aspasoma. I think ito yung tawag sa kanila sa mga group ng mga plants na ganito yung type ng pollens nila. Useful in reconstructing species, composition of past vegetation. Yan. Next, pollen grains in Asteraceae are unique in being characteristically echinate. So, ito yung isang example. Yung mga pollen grains ng Asteraceae, very distinct yung kanilang axon, yung axon ng kanilang mga pollen. Ganito yung itsura, parang spiky. So, pag nakita mo yung pollen, kung hindi ka sure kung ano ba siya, kung Asteraceae ba siya or hindi, tignan mo yung pollen, tapos kung ganito yung itsura niya, for sure, ano siya, part siya ng Asteraceae. Yan, Tridax procumbens, ganyan, maganito yung itsura niya. Lahat yan mga under ng family ng Asteraceae. Next is chemotaxonomy, nag-utilize ng chemical constituents to elucidate plant relationships. For example, like flavonoids, universal occurrence in vascular plants. Ibig sabihin yung mga vascular plants, yung mga meron silang distinct na mga, ano tawag doon? Yung parang mga vessels, yun. Vessels. Vascular. May mga vessels sila. And yung mga non-vasculars, wala silang mga vessels. Next is ease of isolation identification, great structural variation, and chemical stability. Ayan. Example ng flavonoids ay glycosides. Ayan. So, pwede mong ma-differentiate yung genus ng Baptisia by flavonoid profiles using paper chromatography. So, pwede mong ma-distinguish or ma-differentiate yung different plants based on their chemical components. Parang ganon, ibig sabihin yan. Silica and Poaceae and Equisetaceae. So, ayan, silica. Sa kanilang molecular structures, ayan, merong silica deposition in grasses or Poaceae. Tapos meron silang mga pilulay na silica beads. I think pilulay mga maliliit na bilog na silica beads. And Equisetum stomata. Sa stomata ng mga Equisetum. Ito yung mga, I don't know kung ano ba yung Equisetaceae. Pero I think mga Equiseta is a horse. Mga horse tail plants, I think. Tapos ayan, meron silang deposition ng silica sa kanilang mga molecular structure. Ito din. List of common phytochemicals ay flavonoids and other, ito yung mga types ng flavonoids. Quercetin in onion, apple, cranberry, and beans. Kempferol in strawberries, cranberries, grapes, apples, spinach, and tomato. And anthocyanins in red, purple, or blue fruits and vegetables. Terpenes, meron naman tayong carotenoids or carotenes. Alam na natin yan sa carrots, pumpkins, maize, orange, and etc. Xanthophylls, ito yung mga yellow. Mango, papaya, peach, avocado, grapefruit, kiwi, spinach, pumpkin, and maize. Then lycopenes in tomato, grapefruit, watermelon, guava, apricots, and carrots. May beta-cyanins in sugar beets. Organosulfides in garlic, onions, leek, chives, and shallots. Yun yung nagbibigay sa kanila ng distinct na pungency sa kanila. Then, glucosinolates or sulfur compounds in Brassicaceae or Aliaceae. Brassicaceae is yung family ng
lettuce, ng cabbage, and ng cauliflower, and ng mustard greens, and ng colored, and ng Brussels sprouts, and yung aliasi, I think allium, yung mga onions, and garlic. Next is evidences from ecology, plant-animal interaction, symbiotic and mutualistic relationship between acacia and Pseudomyrmex ant. So, ang ibig sabihin ng symbiotic relationship, diba, is meron silang, both ay nagbibigay ng benefit sa isa't isa. So, the acacia provides food and shelter for the ant, while the ant gives protection from the leaf pathogens to the acacia. Yung naman is si dispersal mechanisms, ayan, very basic. Pag wind, ganito yung tsura. Pag explosion, ganyan. Pag water, sa animal, sa fur nila, ganon. Next is edaphic or soil specialization. Yung mangroves, specialized yung roots nila sa mga muddy na substratum. So, hindi sila magta-thrive sa other places unless specifically nandito yung ano nila. Nandito yung plant nila. So, pwede mong ma-distinguish yung isang plant depende kung ano siya, kung anong type ng soil niya. Ganon. So, rhizophora, mangroves. Next is ecotypic variation. What is an ecotype? A variant of a species that adapted and developed a phenotype. So, ibig sabihin nun, different animals na nasa different plants and animals na nasa different na environment ay magkakaroon ng phenotypic differences. For example, ang example nito is Diefenbachia. Ang Diefenbachia ay halaman siya na nasa houseplant. Tapos pag ginugrow siya as a houseplant, sobrang liit lang niya. Parang mga nasa 1 foot lang siya, ganun. Pero ang wild na Diefenbachia, tumaabot yan ng 6 foot pataas. So parehas pa rin silang parehas sila ng species, pero magkaiba sila ng height or ng phenotype. Yan na. Ayan. Ito yung example ni Ma'am. Isa siyang mountain ecotype. Arachen shrub hairless, ganyan. Tapos, ayan o, kapag beach, ganito yung itsura niya. Tapos kapag nasa mountains, ganito naman na yung itsura niya. Ayan. Next is geographical distribution, which is related to climate. Carnegie gigantea is a large tree-like columnar cactus. It is a defining plant of Sonora Desert. So, kapag nakita mo yung pag nakita ka ng cactus sa Sonora Desert, for sure, it's Carnegie gigantea. So, yun yung pwede mo maging taxonomic evidences. Yan, dito naman tayo sa animals. Morphological naman, external morphology, tulad ng plumage in aves. Plumage is feathers. Scale count in fish and reptiles, color patterns in birds, and genitalia in insects. Internal morphology, yung internal skeleton ng chordata and echinoderms. Yung exoskeleton ng mga gastropods or ng ano ba yung gastropods? Yung mga, may mga shells, sila yung mga bivalves, ayun. And yung mollusks, yun yung mga, and yung organ systems nila. Embryological features like cleavage pattern, proterostome and deuterostome, alam na natin yan kung paano magde-develop yung kanilang embryo. Kung ang mauuna ba yung anus or yung mouth. Tapos blastulation, tas larval forms ng tropopore and veliger in mollusks. Planular in the darians. Basta type to ng mga larva. Tropophore, diba, na discuss na natin siya before. Parang meron siyang hair-like na meron siyang hair-like structures yung larva niya. Yun yung mga distinct sa mga mollusks. Parang ganun. Next is karyology, which is based on chromosome structure, size, and number. So, titingnan mo na yung mga cellular level. Chromosomes variation is more constant in animals. Giant chromosomes is some polychaetes and dipterian larvae. What does that mean? Hindi ko, parang iba yung ano nun na. I think, ibig sabihin lang na present yung giant chromosomes in some polychaetes and dipterian larvae. Basta ayun, ma-identify mo yung mga animals based on their chromosome structure, size, and number. Next is physiological. Yung temperature tolerance nila, merong homeothermic and poikilothermic. Homeothermic, I think, ayun ang mga cold-blooded na animals, and poikilothermic animals, yun yung mga warm-blooded. Anong, kung may, ano natin, wait lang ha.
poikiloterm. Ayun, ayun. Ay, baliktad pala. Ang homeothermic, sila yung mga warm-blooded, kaya nilang mag-produce ng sarili nilang body heat. And poikilothermic, sila naman yung cold-blooded, kaya hindi nila kaya mag-produce ng body heat. So, nagdedepende yung body heat nila and temperature sa kanilang environment. Next is food plant selection. Ibig sabihin, for example, in insects, kung parehas ba sila ng food source, syempre parehas sila ng structures, di ba? For example, sa, ano ba? For example, sa butterflies, meron silang proboscis, yung parang tube-like na mouth para mag-collect ng nectar, parang ganon. Next is osmotic adaptation. Yun yung example yun, paramecium, paramecium, asterias, and gamarus. Ito yung osmotic, I think this is for the pressure. Tama ba? Wait lang. Osmotic adaptation. Wait lang. Ayan, ability to adapt to fluctuations in osmotic pressure. Basta yung pressure in general. Kasi yung iba mas ano eh. For example, mas sa mga deep sea animals, mas ano sila, mas adapted sila sa mas mataas na pressure compared sa mga shallow living fishes, ganun. Next is responses to light, variation in phototaxis, kung nagre-react ba sila negatively sa light or kung nagre-react ba sila positively sa light, and photoperiodic cycles. So, next is requires the use of live specimen. Yes. Ayan. Wait lang. Photoperiodic cycles. Para mas maano natin, mas maintindihan natin siya. Paskip na lang kung ano. Photoperiodic cycles. Photoperiodism is the ability of plants and animals to measure environmental day length by monitoring, typically by monitoring light length. Ayan, so may ability silang mag-monitor kung gaano kahaba yung days. Ayan. Ecological, food preference, or may niches sila. So, then meron din silang different breeding season. Then, malalaman kung anong animal siya based on their breeding season. Tolerance to physico-chemical factors like temperature, pH, gas concentration. So, different animals have different tolerance to those types of external factors. Next is predator-prey relationship like Antenacacia. Then, host specificity like Ascaris lumbricoides. Ang Ascaris lumbricoides ay nag-host lang sa humans. And yung Ascaris suum, sa pigs lang sila nag-host or nagpa-parasitize. So, doon mo malalaman kung ano ba siyang species niya based kung ano ba yung host na kung saan siya nabubuhay. Next is ethological or behavioral based on their mating calls and sa mga frogs and toads and crickets and web-building behavior ng spiders kasi di iba-iba sila ng web-building behavior. Next naman ay, lastly pala, ay geographical. Difference in distribution patterns and allopatric and sympatric relationships, which is discussed doon sa microtaxonomy. So that's all for evidences in taxonomic evidences in plants and animals. Thank you.